Isang mapagpalang araw po sa atin mga kapatid. At today, atin pong pag-uusapan ang about sa prayer. Naniniwala po ako na whether you are believer or not, ay napakahalaga sa atin ng pananalangin o ang prayer. That even Jesus Christ ay nananalangin po during His ministry. At ganun din po, ang sabi niya nga sa kanyang mga apostle na keep praying and don't give up. So, pinapakita lamang na ang prayer ay napakahalaga sa ating mga buhay sapagkat ang pananalangin po ay ang ating way of communication sa ating Panginoon. And without prayer, ay paano natin malalaman ang will ng Panginoon sa ating buhay? Kaya po sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang kahalagahan ng prayer at paano ba ang tamang pananalangin. Kasi ang pananalangin po ay hindi lang yung tipong tayo ay salita lamang ng salita at kung ano lang ang maisipan natin. Dapat po ang pananalangin ay nagmumula sa ikabuturan ng ating mga puso sapagkat ang ating pong kausap dito ay ang ating Panginoon, the Lord of Lords, the King of Kings. So, sa pananalangin po ay meron po tayong method na ginagamit at even though po Jesus Christ ay tinuruan niya ang kanyang mga apostle kung paano ang tamang pananalangin. Ano po? So, ang ating pong gagamitin na method ay yung pong tinatawag na acts. Yung acts po na yun ay A, adoration, C, confession, T, thanksgiving, at S, supplication. So, paano po natin i-apply ang method na ito sa ating pananalangin? At nais ko lamang din pong sabihin sa ating, sa bawat isa sa atin na ang pananalangin po ay dapat ay nasa isa tayong tahimik na lugar. Huwag po tayong manalangin na yung parang hypocrite na tayo ay nananalangin para makita ng mga tao. Hindi po yun eh. Kasi ang prayer po ay dapat po kayo lang ng Panginoon. Ang Panginoon lamang kasi ang kausap mo rito. Hindi ka nananalangin para ma-impress yung ibang tao. Hindi po. Nananalangin ka rito dahil nais mong makausap ang Panginoon. So, balik po tayo doon sa ating method o sa pattern na ating gagamitin. So, yung A po ay adoration. Ano po bang ibig sabihin nun? Adoration po, ibig sabihin ay bago tayo manalangin, purihin muna natin ang Panginoon. I-lift up natin ang pangalan ng Diyos sa ating mga buhay. Purihin natin siya sa kanyang kadakilaan sa atin sapagkat hindi niya tayo binibigo, hindi niya tayo iniiwanan. Nandyan palagi ang Diyos para sa atin, nakasubaybay siya sa lahat ng ating mga ginagawa. So, yun po ang ibig sabihin nung letter A, adoration. Ibigay natin yung adoration sa Panginoon. At kapag po natapos na natin yun, ay ang isusunod po natin ay yung letter C, yung confession. So, ano pong ibig sabihin ng confession? So, alam po natin mga kapatid na sa araw-araw na ginawa ng Panginoong Diyos ay tayo po ay nagkakasala. Wala pong perfecto, kahit isa, not even one, sabi nga po eh. At tayo po ay ipinanganak na makasalanan. So, ibig sabihin po ay kailangan nating linisin ang ating puso, ang ating isipan. Humingi tayo ng kapatawaran sa Diyos sa atin mga nasabi, mga sinadyaman natin ito o hindi. Minsan tayo ay nakakapagsalita ng mga hindi maganda or labag sa kalooban ng Diyos. So, yun po ay isang kasalanan. Minsan kapag tayo ay tumingin sa mga bagay-bagay, nagkakaroon tayo ng pagkakasala sapagkat may namumuo minsan na hindi maganda sa ating mga isipan. So, yun po ay kasalanan na minsan ay hindi lang natin, hindi tayo aware sa mga bagay na yun. Kaya po,
Kapag tayo po ay nanalangin, kailangan po nating humingi ng kapatawaran sa Panginoon upang linisin niya ang ating puso, ang ating isipan, upang ang banal na presensya ng Diyos ay malayang dumaloy sa ating mga puso at sa ating isipan. So, iyon po ang ibig sabihin ng confession. Kailangan nating magsisi, i-confess natin ang mga ginagawa nating kasalanan, whether ito ay malaki, maliit, sinadya o hindi. So, yun po ang ibig sabihin ng see. So, confession. Pagkatapos po nun, na tayo ay pinuri na natin ng Diyos at tayo ay nakahingi na ng kapatawaran o nagsisi sa ating mga kasalanan, ay pupunta po tayo dun sa letter T. Yung letter T po ay yun po yung thanksgiving. So, magpasalamat po tayo sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Diyos sa kanyang ginawa sa ating buhay. Whether ito po ay mabuti para sa atin or sa tingin natin ito ay hindi nakabuti sa atin, ay pasalamatan natin ang Diyos. Sabi nga po whether it is good or not, ay always praise the Lord. Kasi sa mga bagay-bagay po na nangyayari sa ating buhay ay ang Diyos lamang po ang nakakaalam kung bakit ito nangyari sa atin at bakit niya inalaw ang isang pagsubok kung tayo man ay dumaran sa pagsubok. So, ang gawin po natin ay magpasalamat tayo sa Diyos kasi yung sa pagsubok na yun, hindi natin alam kung anong plano ng Diyos. So, lahat po ng meron tayo o ano pa mambagay niyan, maliit o malaki, yan po ay nagmula sa Panginoon na dapat nating ipagpasalamat sa Diyos. Ang paggising natin sa umaga na tayo malakas at malusog, ang ating mga pamilya ay ligtas, ay isa pong pagpapala mula sa Panginoon na dapat natin ipagpasalamat sa Panginoon. So, kaya po sa tuwing tayo po ay nananalangin, tayo po ay magpasalamat sa Diyos. Ang pananalangin po ay hindi lamang paghingi o so ano pa mambagay. So, yung letter T po ay yun po yung thanksgiving. Tayo po ay magpasalamat sa Diyos. So, kapag tapos na po tayo sa pagpapasalamat sa Panginoon, ay pupunta na po tayo dun sa letter S. Yung letter S po ay, ang ibig sabihin po nun ay supplication. So, supplication na ibig sabihin po ay pwede nating i-present sa Panginoon yung ating mga nais, yung nilalaman ng ating mga puso. I-present natin ito humbly to the Lord na, Lord, ito po ang mga kailangan ko. Lord, bigyan mo ako ng kalakasan sa araw-araw, mga safe travel kung tayo ay naglalakbay sa pagpasok natin sa araw-araw, proteksyon sa ating mga pamilya, o kung meron tayong mga pinagdadasal na mga mahal natin sa buhay or mga kaibigan natin. So, lahat po ng nilalaman ng puso natin o lahat ng mga bagay na gusto nating mangyari o ano pa man yan para sa atin ay pwede po natin idulog sa Panginoon sa pamamagitan po ng prayer. So, iyon po yung supplication sa letter S. So, lahat po noon ng gusto natin ay sabihin natin sa Panginoon at with faith po sa ating mga puso ay i-declare po natin na ito ay sinagot na ng Diyos, ibibigay po ng Panginoon. Huwag po tayong magduda sa kakayahan ng Panginoon. So, ganun po ang way ng pananalangin dapat. Kasi ang pananalangin po ay hindi po yan dapat bara-bara or yung kung ano-ano lang ang mga sinasabi natin. Isipin po natin na ang kausap po natin dito ay ang Panginoon, ang Diyos na siyang lumikha sa iyo. Hindi po pwede yung kung ano-anong sinasabi mo, kailangan po very specific po ang ating mga sinasabi sa Diyos. Hindi po yung kung ano-ano lamang. Katulad na lamang po, kung tayo po ay nakikipag-usap sa tao, kung ano-ano po ang sinasabi natin, so naliligaw tayo. Hindi tayo maintindihan o maunawaan ng ating kausap. So, ganun din po when it comes to prayer sa ating pakikipag-usap sa Diyos. Dapat po ay very specific tayo sa ating mga sinasabi sa Diyos para alam po ng Panginoon. Although alam po ng Diyos ang saloobin natin, alam po ng Diyos ang mga nasa puso natin, pero
kailangan po natin itong i-confess sa Panginoon, sapagkat yun po ang sinabi po ng Panginoon yun, at ibibigay niya po ang desire ng ating mga puso. At dapat po kapag nananalangin tayo ay positive palagi tayo, mga kapatid. So, yun po ang way ng pananalangin, mga kapatid. So, meron po tayong adoration, yung pagpupuri natin sa Diyos. Pagkatapos po nun ay yung confession. Kailangan na magsisi tayo sa ating mga nagawang kasalanan, whether it is sinadya natin or hindi. Dapat po ay nagsisisi tayo, kasi nakikita ng Diyos yung ating humility, pagpapakumbaba sa kanyang harapan. At yung pong thanksgiving, palagi tayong magpasalamat sa Diyos, kasi alam natin na sa araw-araw nandyan yung grasya at biyaya ng Panginoon na dapat natin ipagpasalamat sa Panginoong Diyos. At yun po, pwede tayong humiling sa ating Panginoon, sapagkat tayo ay anak ng Diyos, ganun po ang Ama. Hindi niya po hahayaan ang kanyang mga anak na humihingi, na i-ignore niya. Hindi po. Kaya po, dapat po ay very specific po ang ating mga sinasabi pag tayo po ay nananalangin, mga kapatid. So, ganun po ang pananalangin natin dapat. Meron po tayong flow para alam po natin yung ating sinasabi, hindi yung kung ano-ano lang ang ating nababanggit. Amen po. At nawa po ang video ito ay nakatulong po sa atin. At anuman po ang mga nais natin sa ating buhay, ay palagi po natin itong idulog sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. So maraming salamat po, at God bless po sa ating lahat.